Aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon talaga na nagiging toxic tayo sa mata ng iba. Toxic tayo sa karelasyon natin o toxic mismo tayo sa relasyon na meron tayo. Sigurado naman ako na ayaw mo mangyari sa iyon. Ayaw mo may paramdam sa partner mo na nagiging toxic ka na. Dahilan para layuan ka nila o maging rason para iwan ka nila. Kaya naman today, para matulungan kayo makaiwas sa ganitong sitwasyon, gumawa ko ng list ng mga bagay na makakatulong sa iyo, kapatid, para ma-determine mo, para malaman mo kung nagiging toxic ka na sa partner mo. Kaya kung interesado ka kung ano yung mga yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opibo. At gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan kayo maging best version ng sarili nyo, para maibigay nyo rin yung best self nyo, syempre, sa taong mahal nyo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales, kapatid, na mapapansin mo sa sarili mo kung nagiging toxic ka na sa partner mo ay kapag lagi ka nang naghahanap ng away. Marami ka na bang bagay na napapansin mula sa kanya? Mula sa maliliit hanggang sa malalaking bagay? Lagi mo na ba siyang napupuna? Lagi mo na ba siyang nasisita sa mga bagay na ginagawa niya, mapatama man yun o mali? Lagi ka na ba nagdududa sa kanya? Nag-iisip ng kung ano-ano sa mga bagay na ginagawa niya o sa mga lugar na pinupuntahan niya? Nagiging mausisa ka na ba? Palatanong at palasalita? Even if alam mo naman na wala naman siyang ginagawang mali, yun kapatid, ang mga senyales na nagiging toxic ka na sa partner mo. Alam niyo naman kapatid na normal lang naman na magkaroon ng diskusyon, away o hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero kung gagawa tayong dahilan para magkaroon tayo ng mga ganitong away na napapadalas yun ang nagagawa sa relasyon nyo, yun ang hindi tama. Yun ang kailangan mong baguhin, kailangan mong alisin sa isip at sa puso mo para hindi yan maging dahilan para layuan ka ng taong mahal mo. Kaya kung isa ka sa mga tao na nararamdaman at nakikita mo na yung sarili mo na palagi ka nang nang-aaway, lagi mo nang sinasaktan yung damdamin ng taong mahal mo, siguro kailangan mo na mag-step back. I-assess mo ng mabuti yung sarili mo. Alamin mo kung tama pa ba yung ginagawa mo para sa partner mo at sa mga tao sa paligid mo o hindi na. Para hindi ka umabot sa sitwasyon, nagigising ka sa isang umaga na wala ka nang kasama. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, nagiging madrama ka na. Masyado na bang maraming bagay ang pumapasok sa isipan mo na nagiging dahilan para mag-emote ka, makaramdam ka ng pagka-down sa sarili mo, pagka-down sa relasyon mo, dahilan para panghinaan ka ng loob, mawalan ka ng confidence sa sarili mo, at dahilan para maitulak mo ang partner mo palayo sa'yo. Kasi yan kapatid ang magiging epekto ng pagiging emosyonal natin masyado sa isang relasyon. Mararamdaman ng mga tao sa paligid natin na parang tinutulak natin sila palayo dahil pagiging madrama natin, pagiging malungkutin natin, lalong-lalo na sa pag-iisip natin ng negatibo tungkol sa sarili natin. Normal lang din sa isang tao na makaramdam na madown ka, masaktan ka, maramdaman mo na para mag-iisa ka. Pero ay kapatid, ang hindi normal ay kung mamadalasin mo kasi nai-enjoy mo yung pakiramdam na may dumadamay sa'yo, nai-enjoy mo yung pakiramdam na may nakikinig sa'yo, kaya ang gagawin mo, magdadrama ka na lang para may pumansin sa'yo. Yun ang mali, kapatid. Dahil kapag ginawa mo yan, kapatid, mapapagod talaga yung mga tao sa paligid mo. Dahilan para tuluyang kanilang iwan at layuan. At ayoko naman mangyari sa iyo. Kaya nga gumawa ko ng mga listahan ng mga ganitong bagay para matulungan ka. Matulungan kayo na maiwasan nyo maging toxic na tao at maiwasan nyo rin na layuan kayo ng taong mahal nyo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is nagiging possessive ka na. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na ayaw mong paalisin yung partner mo? Ayaw mo kayagan yung partner mo sa mga bagay na madalas naman niyang ginagawa dati? Ayaw mong pagsuotin yung partner mo ng mga ganitong bagay, ganitong damit, dahil natatakot ka na mawala siya sa'yo? Well, kapatid, normal lang yan. Normal lang na maramdaman natin na matakot mawala yung taong mahal natin sa atin. Ang hindi normal, kapatid, ay yung maipaparamdam natin sa taong mahal natin na sinasakal natin sila.
para lang hindi sila mawala sa atin. Pinipigilan natin sila maging masaya, malaya, at maramdaman nila yung kayaan na ilabas yung totoong sila kapag kasama kanya. Kapag ganito ang nararamdaman ng partner mo, kapatid, mapapagod, masasakal, at maiinis din siya talaga sa'yo. Kasi hindi naman pumasok yung partner mo sa isang relasyon para mawalan ng kalayaan. Hindi yan pumasok sa isang relasyon para maranasang mahigpitan, makulong, at hindi ma-express yung totoong nararamdaman niya, especially sa'yo na partner niya. Kaya kung naipaparamdam mo yung possessiveness mo sa partner, masyado mo na siyang pinangahawakan, dinidiktahan, para lang hindi siya mawala sa'yo, yan kapatid na magiging rason para tuluyan kanyang iwan. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ng partner mo na toxic ka na, na partner, na tao, na kabiyak. Kaya naman kapatid, kung ganito ang naipaparamdam mo sa partner mo, iwasan mo na hanggat maaga pa, para hindi tuluyang masira o mabuwag ang relasyon na iniingatan mo. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is sobrang competitive mo. Alam mo kasi kapatid, sa isang relasyon, napakahalaga na give and take tayo. Hindi give ng give, take ng take. Normal lang din na nagkakaroon tayo ng competition with our partner. Lalong-lalo na kung para yun sa goal na ina-achieve nyo. O kaya naman, sa mga bagay na ini-enjoy nyong dalawa. Pero kapatid, ang sobrang pagiging competitive sa partner mo ay hindi nakakabuti sa relasyon nyo. Giging dahilan pa yan kapatid para maramdaman ng partner mo na hindi partner yung tingin mo sa kanya, kundi competition, kalaban, kaaway, katunggali, di ba? Once na maramdaman ng partner mo yan, mararamdaman at maiisip niya rin na napaka-toxic mong tao. Yun ang dapat mong iwasan kapatid. Yung maramdaman ng partner mo na toxic kang partner. Dahil sigurado kapatid na kapag nangyari yun, magiging dahilan niya ng pagkasira ng relasyon niyo o paghahanap niya ng ibang tao. Kaya kung napapansin mo na kapatid na sobrang nagiging competitive ka na pagdating sa partner, bawasan mo na, iwasan mo na. Kausapin mo na siya tungkol sa mga bagay-bagay na yan para tuluyan kayong lumayo sa mga bagay na posibleng yung pag-awayan at lumapit sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is nawawalan ka na ng respeto. Tama po ang narinig nyo. Kapag nawawalan ka na ng respeto sa partner mo, yan yung mga nagiging senyales para maramdaman ng partner mo na nagiging toxic ka na, na tao, na partner, na kabiyak. Kasi ini-invade mo na yung privacy niya, ini-invade mo na yung space niya. Masyado na siyang nasasakal, masyado na siyang nahihirapan, masyado mo na siyang nadi-disrespect sa mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Napakahalaga, mapalalaki o babae ka, na naipaparamdam mo sa partner mo na nire-respeto mo rin siya. Nire-respeto mo yung ugali niya, nire-respeto mo yung relihiyon niya, yung paniniwala niya. Siyempre, yung mga taong mahal niya, lahat kapatid. Kasi kapag naiparamdam mo yan, sigurado ako na mararamdaman niya na mahalaga siya para sa'yo. Nararamdaman niya na importante siya para sa'yo. At syempre, kapag ginawa mo yan sa partner mo, babalik at babalik din yung respeto na nabibigay mo sa partner mo sa'yo. Ikaw din naman siguro, kapatid, no? Gusto mo yung maramdaman na nire-respeto ka ng taong mahal mo. Kaya naman, kapatid, napakahalaga na hindi mo mawala ang respeto sa relasyon natin. Dahil kapag nararamdaman mo na na hindi mo na nabibigay yung tamang respeto sa partner mo, yan yung senyales na nagiging toxic ka na sa pagsasama nyo at sa partner mo. Mga kapatid, kung napapansin nyo itong mga bagay-bagay na to sa relasyon nyo, especially sa pagkatao mo ngayon, subukan mong bawasan, subukan mong iwasan, subukan mong layuan na kung maaari para hindi na mas lumala at maging dahilan pa ng pagkasira ng relasyon nyo. Kaya good thing na nandito ka sa video natin ngayon. At least aware ka at alam mo kung ano yung mga bagay na posibleng nagagawa mo sa relasyon mo nang hindi mo napapansin na nagiging dahilan para maging toxic ka sa taong mahal mo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakisubscribe naman ng channel ko. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inahanap. So, ayun na nga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. God bless. Peace.